Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer's discretion is advised. Okay, nagbabalik po ang Kilos Pronto. Ito, Ben, dahil New Year is coming, siguradong kaliwat-kanan po ang mga bank ng transactions, ATM, deposit, withdrawal po yan. Sinabi mo. So, paano nga ba makaiwas po sa hassle na posibleng sumalubong sa inyo ngayong abala po ang lahat, abala po ang lahat para sa nalalapit na bagong taon? Ito po, panoorin po natin. Babala ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Asahan ang mahabang pila sa mga bangko ngayong malapit na ang bagong taon. Kaya naman, para sa mga hahabol sa pamimili sa mall o tiyangge, heto ang mga tips para maiwasang ma-hassle kung kayo ay magwi-withdraw na inyong pera sa ATM o sa bangko. Ugaliin na natin, bago tayo pumunta sa bangko, bilangin natin ang pera. Mas maganda kasi na, no, per denomination, para accurate, para alam mo ilan ang 100, ilan ang 50. Yung denominational breakdown, mas maganda may lista ka, may bilang ka, para alam na alam mo kung magkano ang pera. Pag ikaw naman ay tumatanggap ng pera galing sa teller ng bangko, count the money before leaving. Check the money before leaving. So baka may nasingit doon na no value, na counterfeit, na ano, at least doon pa lang pwede nang masolusyonan. Dagdag pa nila, may mga bangko ring magsasara simula ngayong araw. Nasa kalendaryo ay ang 31 ay Sabado at ang 30 naman ay baka holiday pa. Kaya wag na ho nating hintayin yung 30 at 31. Bagus ngayon pa ho, pwede na ho silang lumapit sa mga bangko. Para naman sa mga online savvy consumer na gumagamit ng kanilang electronic bank cards, meron ding tips para sa inyo. Una, pumunta lamang sa mga mapagkatiwalaang websites kung kayo ay mamimili online. Pangalawa, tingnan ko ang website na inyong pupuntahan ay nagsisimula sa mga letrang HTTPS. Ito raw ang basehan na secured o ligtas ang website na inyong napili. Pangatlo, protektahan ng mga antivirus software ang inyong mobile devices at computer para masigurong hindi ito ma-hack ng sinuman. Pangapat, iwasan kumonekta sa mga public Wi-Fi access para maprotektahan ang inyong personal identities. Panglima, ugaliing i-check lagi at i-monitor ang inyong bank account online kung may kahinahinalang transaksyong nagaganap. I-report agad sa inyong bangko o pulis sakaling may napansing ilegal na transaksyon na hindi kayo ang gumawa. Ang Bangko Sentral po ay walang humpay ang pagbigay ng impormasyon sa mga cash handlers upang maiwasan ang pag magiging biktima nitong mga pamimeke. Okay, Ben, dahil kahit na siramplaka na tayo, paulit-ulit, pero ang importante, mag-ingat to tayo kung kayo magpapapotok. Isipin nyo ninyo, kailangan buo pa rin po inyong mga daliri. At ako, Lex, magbibigay na rin ng paalaala doon sa mga may kunting problema sa respiratory, sabihin ninyo, respiratory problem, lalo-lalo may hinihika. Kung kayo ho'y alanganin sa mga paputok na yung mga usok na yan, diretso lang kayo sa kwarto ninyo, aircon. Sakaling medyo may oras pa, takbo muna kayo sa probinsya para medyo makaiwas kayo sa sinasabing mga usok na hindi talaga maiiwasan yan. So, ingat lang ho tayo. Oo. Meron naman mga paraan. Pwedeng tumurotot. O, turotot ka dyan. Ayan. Turotot. Ayan! Pwede rin sumayaw. Kaya, yan pa.